ngayon ulit tayo nakapag-vlog. Okay, ito naman yung Lenovo M2 electric scooter na nabili natin kailan lang. Epic. Okay, take two. 2 hours later. Okay, guys, ito yung nabili natin Lenovo M2 electric scooter dahil nasira na yung ating mover, yung MD7 or MD6. Nasira na siya. So, hindi worth it yung nabili natin. So, bumili tayo ng bago itong Lenovo. Almost 3 months ko siya nagagamit. Wala na tayo nagiging problema. Still, malakas yung battery. Magandang performance. Non-pneumatic tire na siya. It means, wala nang hangin. So, hindi na kayo mapaflatan. So, yun. Isang magandang features nito. Ito, very simple yung design. And then, kung nakatira kayo sa condo, very space saver. And mabilis siya ma-fold. Later on, i-demo ko sa inyo. Tapos, nasa unahan yung pinaka motor niya. Itong motor hub. Front drive siya. And then, ito. Bukod sa disc rotor niya, disc brake, meron pa siyang ito, foot brake. So just in case na magka-problema yung disc rotor or napudpud yung disc pad, ito lang, pwede nyo tapakan. And then, ito yung charging port. Ayan. Dito, buksan nyo lang dito. Ayan, naka-indicate naman eh. And then, ito yung folding mechanism. Later on, papakita ko sa inyo paano siya pina-fold. And then, ito yung switch button, long press. Ayan, medyo hininaan ko lang yung brightness. Okay. Tapos, ito yung pina-acceleration. Ito nga pala guys, no? Hindi nyo siya mapapaandar hanggat hindi nyo kinikick. Kailangan at least 5 kilometers bago siya umandar. And then, yun. Tuloy-tuloy na siya. And then maximum speed nito is 25 kilometers per hour. Yun yung mode 3. And then yung mode 2 nasa more or less nasa 16 kilometers per hour. And then yung dating stock nito na horn is yung parang bell type. In-upgrade ko na itong siya, itong electronic horn natin na mas malakas. Meron siyang 3 mode. Ito yung umalihina. Sumunod. And then yung pangatlo. Yan yung malakas. Yun. Mabibili na ito sa Shopee. And then later on, papakita, i-send ko sa inyo yung link kung saan nabibili. And then, in-upgrade din natin yung itong handle grip. So, yung dating handle grip niya, hirap ako dahil sobrang kapal ng handle grip niya. So, pag medyo matagal na ako nag-ride, masakit sa kamay. So, kahit na naka-gloves ka, ramdam mo pa rin. So, ito sa Shopee ko din nabili. Mga 100 plus din to. Mas comfortable ako kasi meron na siyang palm rest. Yan, yan yung nagustuhan ko. And then, ito, naglagay lang tayo ng ano, konting accessories dito sa lever brake. Itong rubber. Para at least kahit papano mayroong grip. No, hindi siya madudulas. Tapos, yun lang ang disadvantage na napansin ko dito is yung sa mga rough road, yan. Medyo, pag medyo tumagal kayo sa magendaan, masakit sa ulo. So, yun. Yun lang napansin ko. Unlike sa pag air tire, hindi nyo ramdam yung gaano yung lubak. So, yun. Sa lubak lang tayo nagka-problema. And then, may suspension din siya. Ayan. Sa likod, suspension. Kahit pa paano medyo nakakatulong din sa ano, sa roughness ng road, pero at ramdam pa rin. Ayun, up to 25 to 30 kilometers range yung ano, ha, yung kaya niyang abutin. Mas maganda kung talagang pangmalayuan din ang biyahe nyo, i-second mode nyo lang. Kasi pag third mode yung 25 kph, medyo mabis kayo makapunta, pero medyo malakas kumain sa battery. Yun lang. Pag second mode yun, medyo kumpante pa. And then, charging niya 3 to 4 hours.
Sa ilalim guys, naglagay tayo ng rubber. Kasi since mababa siya, ang ginawa ko, naglagay ako ng rubber mat. Dinikit ko ng rugby. Yan, iwas na siya sa humps. Kasi yung mga humps, minsan iba-iba yung ano eh, iba-iba yung taas. Sumasadsad tayo doon. So dito sa ilalim, rubber mat, wala nang problema sa ano, kahit ma-humps ako, hindi magas kasi yung ilalim yung scooter nyo. So yun pala, yung features nito guys, meron tong cruise control na tinatawag. Yung cruise control, ito yung automatic na siyang aandar or automatic na siyang nakalock sa speed. Kunyari, 25 kph, nakalock na siya doon. Tuloy-tuloy na andar nyo, kahit na hindi nyo na-accelerate, focus na lang kayo sa pag-ride. And then brake lang. And then pag nag-brake kayo, automatic naman magka-cut off yung cruise control. And then accelerate ulit kayo. May settings yun sa cellphone kung ilang seconds bago siya mag-activate. Ayun. And then yung motor hub niya is meron siyang tinatawag na regenerating brake system. It means nag-charge siya guys pag nag-brake kayo ng biglaan. Depende sa settings eh. 1 to 10 yung settings. Although may mga times na ano eh, may times na nag-activate yung braking system na nag-charge. Pero hindi pa natin talaga na-try sa downhill. Kasi pag sa downhill, alam ko, mas ano siya, makapag-charge siya. Doon yung ma-feel na working yung ganung system. And then also, eto guys, no? I-coconnect nyo itong... I-coconnect nyo itong Lenovo sa cellphone apps nyo, da-download nyo lang. So, kailangan may data kayo. I-on nyo yung Bluetooth. Data. I-on nyo yung scooter. Okay. Itong Lenovo Smart Communication. Search device. Okay. Lenovo 7500. Connect. Yan, na-connect na natin siya. So, yung odometer and then yung percentage, kung gusto nyo ng detail, nandito sa apps. Ayan, 100% trip. Dahil pinatay na natin, hindi niya na nabasa kung ilang, yung tinakbo natin kanina. Odometer total is 301 kilometers. Yun yung tinakbo natin sa buong, simula pagkabili natin hanggang ngayon. Tapos nandito yung mode 1. Nagkoconnect din siya doon. Ay ano natin brightness para makita nyo. Ayan. Luminaw na siya. Okay. Mode 1. Lumabas din. Mode 2. Mode 3, yan. Tapos nandito yung other settings. Cruise control. Ayan, naka-off siya. I-on nyo rin. Tapos yung unit, MPH or KPH. Yan, madalas naman sa Pilipinas, KPH. Yan, cruise control kung ilang seconds bago siya mag-activate, 11 seconds up to 30 seconds. Pwede yung pinaka-maikse is 3 seconds. Mag-activate na siya. So, ginagawa ko at least 11 seconds para mag-activate siya sa 25 kph. Tapos yan, yung regenerative braking, nilagay ko lang siya sa 3. Pero pwede nyo siya i-set ng 10. Ayan, i-try nyo na lang din, oh, kung saan siya, kung ilang seconds yata siya bago mag-activate pagka-brake nyo. Ayan, tapos manual electric. Yan, yung mga parang brochure lang. Okay, yun lang naman. Tapos, yun, yung ilalock nyo to, pipindutin nyo lock. So, ayoko muna ilock kasi dati kasi pinindut ko to and then nawalan ako ng data. Hindi ko na ma-open, guys. Isa-isa disadvantage, dapat meron kayong internet connection. Ayun, and then also, dapat meron kayong padlock. Yung kadena, yung pinaka ano niya, headlight, eto. Dito natin pipindutin, one press lang. So, mag-activate na yung headlight. So, yan, may headlight na siya.
And then isang press lang para mag-disable, para lumipat kayo ng mode at double tap. Ulit-ulit, double tap. Ayan yung walking. So yung walking, super baga lang nito guys. I-demo ko sa inyo. Ang walking yan pala, naka automatic ano na siya. Automatic, may light siya. So parang, ayan, ganyan lang siya. 5 kilometers. Ayan, ganyan lang siya kabagal. Try naman natin yung first mode. Ayan, at least 7 kilometers. 7 kilometers. Second mode. Ayan, 16 kilometers. 16 kilometers per hour. The third mode, ito yung medyo paborito ko. Nasa more or less, nasa 25 kilometers per hour. Okay. And then, ayan, 25 kilometers per hour yung max speed ni, medyo maiksi eh. So, tatry ulit natin ah. Second attempt. Second attempt tayo. Maiksi. So, magtry ulit tayo, medyo mahaba. Almost 25 kph. And depende sa ano yan eh, sa rider. Pero pag long stretch, napapaabot kayo ng 25 kph. So sa gaytong haba, hindi natin masyado ma-reach yung 25 kph. Pero I'll make sure na 25 kilometers talaga yung max speed nya. Yan, isa pala guys, no, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Itong Lenovo natin pagkabili, meron siyang pre-backpack. Ito. Itong Herschel is worth 6,900 class. Almost 7,000. So, original to Herschel guys. 15-inch laptop, kasa dito. Yun yung previous niya. So, parang sa ganung presyo, parang lumalabas lang. Nasa 10 plus lang yung electric scooter. And then may backpack pa kayo na pwedeng pamporma, pwede sa ride. Yeah, pag travel, bagay na bagay, 'di ba? 5 minutes later. Tapos lastly guys, no, kung paano siya pino-fold. Bali, ito guys, hatakin niyo lang siya pataas and then igaganyan siya. Then ibababa niyo. Ibalik niyo ulit. Angat, then i-push niyo paloob. Then okay na siya. Yan, very light. Pero mas mabigat to guys sa ano ha, sa Xiaomi. Yung M365 or yung Essential, mas mabigat to. Dahil siguro sa materials, I don't know. Pero mas mabigat siya doon. Pero kung ikukumpara mo naman sa motor, di ba, kung magbumotor ka, dito ka na. Pwede may sakay sa taxi, sakay sa bus, LRT, MRT. Ayan. Pwede nyo ipasok sa mall actually. Na-try natin sa cash and carry. Pinayagan naman tayo ipasok. Kahit di mo na i-fold, pinayagan tayo doon. So, ibabalik natin. Kaya na siya kasimple. Angat. Safety lock. Yan. Okay na siya. So, yun. That's it.
ito na guys, yung matagtag. Tagtag ng area. Ayan, nanginginig ang umaano yung boss. Kung manginginig kayo, matigas. Ayan. Ayan, medyo rough siya. Ayan, nanginginig. Ayan, pag lagi kayo dumadaan sa ganyan guys, ayan lang, sanayan lang. Kung kakayanin nyo. Pero dito sa smooth, okay naman siya. Yan, nagta 27 tayo kanina. So, pero pag naka-cruise control, eto siguro pababa kaya pumatak tayo ng 27 kph.